Kasi po, may nakarating na balita sa akin. Pagka daw po may dumarating na pihaya sa inyo, eh, sinusugal nyo to? Aminado po ako. Bisyoso po talaga. Kami kakarong konting pera, yun. Nauwi sa bisyo. Pati po si nanay? Anong pangalan mo? Ano? Julian po. Ha? Julian po. Si Kuya Julian? Ilan taon ka na? 10 po. Tanong ko lang, Kuya Julian, ba't ka tumutulong magbenta ng balot? Walang pupunta. Para magkapera ka. Tapos, yung perang kinikita mo, saan mo ginagamit? Pambiling pagkain. Hindi mo ba binibigay sa mama mo? Wala po, dyan. Sino kasama mo sa bahay? Tatay po. O, si tatay, anong ginagawa ni tatay? Nagkinigas ng pinggan. E, paano kayo kumakain? Hindi ba nagtatrabaho si tatay? Wala pa. Saan ba yung bahay mo dito, malayo? Tuloy po kayong balot. So, si tatay. Tatay, anong pangalan, tay? Emil po. Si tatay Emil, si Kuya Enan, siyempre, kilala na ng iba. At ilan taon na nga, Kuya Enan? 14 po. 14. Tapos si Kuya? Julian po. Si Kuya Julian, ilang taon? 10 po. 10. Tapos si ate, anong pangalan ate? Ha? Labi. Ilan taon ka na? 6 po. Oh, 6. Nag-aaral? Opo. Saan po kayo galing? Galing pong magtabas ng damo. Yan po sa kapitbahay. Opo. Magkano po ang kinikita nyo sa pagtatabas? Ano lang po yun eh. Parang pagkasama lang. Parang pagkasaligan. So hindi nyo po ano talaga? Wala pong presyo yun. Kung magkano lang ibigay ng mga kasama natin. Mga kaibigan. Ganun lang siya. Opo. Wala pong presyo. So wala ho kayong trabaho pala ngayon? Ngayon po wala. Kasi po dati po akong sa perya. Mm-hmm. Eh, nagkaroon po tayo ng pandemic. Oh. Eh, stop po yung hanap buhay namin. Kaya po ngayon walang hanap buhay. Kasi nakita ko po si Kuya Julian na nagbebenta ng balot. So nandin po si Kuya Enan. Nasabi niya na kapatid niya nga po si Kuya Julian. Opo. Ano po ba, inutusan niyo siya o talagang siya po yung may gusto? Pagka po kasi hapon, sila na nagkukusa, magtinda sila. Salisi po sila halimhinan. Mm. Sino po ang diabala, siya po ang naglalako ng balot. Nasaan po yung mama nila? Pumapasok po, diyan po sa kikabigting. Ano pong trabaho po ni nanay? Kasambahay po. So nakaka-uwi pa po sa inyo? Ano po siya, uwi yan. Tuwing hapon po, nandito din siya. Kasama mga po, anong oras po uwi? Mga ano po uwi niya, 6. 6, ha? Gabi na po, no? Madilim na. Tay, may tatanong lang po ako. Kasi ito pong video nyo ay magiging aral din po to sa mga makakapanood po, no? Opo. Kasi po, may nakarating na balita sa akin na pagka daw po may dumarating na pihaya sa inyo, eh, sinusugal nyo to? Dati po talaga, bisyoso po ako. Aminado po ako, bisyoso po talaga ako. Bakit tatay? Kawase nung ano, inalakihan sa kapaligiran. Kaya namulat sa ganung sistema ng pamumuhay. Hanggang hindi mapigilan, hanggang nagkakaroon konting pera, yun. Nauwi sa bisyo. Pati po si nanay? Yung pong misis ko, hindi naman po gaano. Madalang po siya. So, ako lang po talaga. Ngayon tatay, yung mga nagdaang ganong mga pagkakataon, may natutunan po ba kayong aral doon sa ngayon? Siyempre naman po, hindi lang aral. Pinagsisihan ko din po yung mga nakalipas na panahon na yun. Yun nga, nalulong sa bisyo. Pinagsisihan ko po yung lalo na nakikita ko yung pamumuhay namin. Mag-anak na walang pag-asenso, kahit anong sikap, pinagsisihan ko po yun. Hindi lang po ako naging aral, pinagsisihan ko din po yun.
Natutuwa po ako na alam niyo po yung mga sinayang niyo na pagkakataon. No? Ang importante po, alam niyo na po yon. At alam po ng ating Diyos yung pagsisisi po niyo. No? Kung kayo po yung tatanungin, ano po ba kaya yung maitutulong namin sa inyo? Kayo po sir, kung ano yung bukas sa loob nyo na pwede nyo itulong sa pamumuhay namin. Marami pong salamat. Mm-hmm. Kung ano po yung dumating, papasalamat po kami pamilya, lalong-lalo na po para sa mga bata. Kagaya nyan tay, dito, meron po ba kayong alam na pwede nyong buksang negosyo na pwede pong makatulong po sa inyo? Marami naman po sir, pwedeng buksang hanap buhay. Marami naman kaming alam na hanap buhay, gaya ng pagtitinda. Kaso tatay, nakita ko, napansin ko sa paligid nyo may mga tindahan na. Yun nga po sir, yung mga ganyan sari-sari store, hindi na magganong mag-click. Kasi tabi-tabi na po tindahan dito. Kaya po maaari, mga ihaw-ihaw. Kasi ala pang ganong... Tama tayo, no. Wala nga po akong napansin ganun dito. Wala pa po, sir. Nasa magkano po kaya puhunan nun, tay? Hindi ko lang po, sir. Alam ko magkano inaabot na puhunan ng mga ganun kasi hindi ko pa naging linya yun. So maliban ho dun sa pagtitinda ng mga inihaw, ano pa ho kaya na meron po kayong experience na po? Yung po, sir, ano, pag-ice cream. Dati po akong nag-ice cream. Kaso ngayon, tatay, tag-ulan. Maliban sa, wag mo na ice cream, tag-ulan kasi yung... maliban doon, sige, tignan natin kung ano pa yung alam nyo. Yun nga lang sir, yun lang ang pwede kasing maging hanap buhay dito. Yung pag-iihaw-ihaw. Kasi yun lang ang medyo madaling bili nung mga nandito sa paligid. Saka nga sir, yung ice cream, saka sakali. Pagka ano, makasingit-singit, hindi naman laging umuulan. Makasurvive lang. Total, malakas din naman yung ice cream pagka yung tag-araw na talaga. Kumikita rin maganda. Kasi alam nyo yung pag-ice cream. Nasa magkano po yung puhunan doon, tay? Inaabot po ng ano. Pag makikiluto ka, yung lahat, arkilahin mo, inaabot din pong 1.3, 1.4. Dati po kasi nakaano ko yung bisikleta na may sidecar. Doon po nakalagay yung cooler ng ice cream, saka yung mga apa. Sidecar po na bisikleta. So meron na po kayong bisikleta na may sidecar? Wala na po. Ah, wala na kasi po. Kasi po, naginto na rin din po ako sa ice cream. Matagal na rin po, sir. Mabalik lang ako ng konti. Masasabi niyo po ba yung buhay niyo dati, maganda po? Wag ko kayo magalit, ha? Ay, hindi ko kayo dito. Sa totoo lang po, kahit minsan hindi pa ganong gumanda yung buhay namin. Nakakaano lang, nakakaraos. So, pagkakaintindi ko, tatay, galing po kayo sa may kayang buhay tapos napabayaan at naisugal nyo lang. So ang ibig nyo sabihin, tatay, yung mga dumarating na pagkakataon na biyaya, yun po yung naisusugal nyo. Opo, sir, yun. Kuya Enan, baka may gusto kang sabihin kay Papa. Sana po yung dating po ay pwede na pumapalik. Yan lang po. Ibig sabihin, tatay, mas umukay na to. Hindi naman sir, kahit pa paano nakakaluwag kami. Gawa nga nung may anak buhay ako. Kahit na may bisyo, kumikita naman ng maganda dun sa anak buhay ko. Pero walang ganong pinagbagong malaki. Halos ganun lang din sir. Gawa nga nung bisyo, kahit kumikita, mas malamang yung nauwi sa bisyo kaysa sa pamilya. Kaya sir, ganun. O dito tayo kay Kuya. Kay Kuya Masipag. Anong gusto mong sabihin kay Papa? Huwag na po silang mag-aaway. Anong pinag-aawayan nila? Minsan po, busy si tatay, hindi po nagkakawain bahay. Siguro simpleng bagay, tatay, yung kahit ganito yung bahay. Wag ko kayo magalit, ha. Kahit simpleng ganito, dapat naaayos natin, nalilinis natin siguro. Pero dapat si Kuya Enan, ikaw na yon. Hindi na si titatay, no? Kasi si tatay pagod na minsan para kumita si tatay, di ba tay? Ano po yung gusto nyo sabihin sa tatlo nyong anak? Tatlo lang ho sila, no? Bali lima po sila. Yung pong isang babae, may asawa na, nasa Pampanga. Akala ko si Kuya Enan na yung panganay. So, meron pa hong panganay? Opo sir, meron pa. Si Enan po, pangatlo po yan. So, yung panganay po ilang taon? 21 po, nandun po sa Hain, Nueva Ecija, sa tita niya. Ano pong trabaho niya? Ano po siya, nagpapastol po siya ng itik. Lalaki? Lalaki po. O yung sumunod po? Yun naman pong babae ko, may asawa na, Pampanga naman po. Ano pong? Tagarumpuan naging asawa niya. Ano pong trabaho niya?
Ngayon din po, wala rin po silang anak buhay. So, sa mga anak niyo pala na, no, wala hong nakakatulong sa inyo, no? Minsan po, sir, nakakapagbigay yung panganay ko. Nakakapag-abot-abot, nakakapagpadala sa nanay niya. Nadadalaw po nila kayo dito? Pupunta lang po nila dito. Ayun po pala, nakakamusta po pala kayo. 2 months pa lang, tumira din sila dito. Matagal din sila dito ang nag-stay, mga 2 buwan. Sa 3 anak niyo po na nandito, baka may gusto ko kayong sabihin. Sa mga anak ko po, masasabi ko lang, kahit minsan di ko na ipakikita yung pagmamahal ko, mahal ko kayo. Pasensya na rin kayo at ganito lang naibigay kong buhay sa inyo. Ayan nyo, kung magkakaroon pagkakataon, baguhin natin ang sistema ng pamumuhay natin. Ayun, ang ganda naman ang narinig ko, Tay. Nakukonsensya din ako sa sarili ko, gawa ng mga anak ko. Hindi ko maibigay yung magandang buhay. Naawa din ako sa kanila. Kaya lang, sir, medyo talagang mga nakaraang panahon, nalulong tayo sa mga ganong bisyo. Pero sir, kung bibigyan ng pagkakataon, hindi baka siguradong hindi ko na ulitin, sir. Kasi pinagdaanan ko na yun. Yun ang magandang narinig ko, tatay. Hindi na ulitin, no? At ako, tatay, natutuwa po ako sa narinig ko. Alam ko, nakakagawa ho tayo ng pagkakamali. At alam ko, doon ho tayo natututo. At ako, naniniwala po ako doon sa may pangalawang pagkakataon na ibibigay ang ating Diyos. Pero sa pangalawang pagkakataon pa lang, eh sana po wag pong sayangin, no? Opo. Meron na tayong groceries. Hindi lang ho yan, tay. Kukunin pa ho yung iba. Ayan. Si Kuya Alden the Box. Meron ho dyan mga... Oo. Meron din tayong bigas. So, yan. Hindi lang yan, tay, ha. Meron pa ho yan. Sandali. So, tatay, karagdagan ho to dun sa pamasko ko sa inyo, no? Karagdagan po dyan sa groceries. Ganito, tatay. Gusto ko kasama ho kayong mamili. Saan ho tayo pwedeng mamili ng mga gamit, tay? Sa RCS. O, sige po. Ganito po gawin nyo. Lahat po ng kailangan isulat nyo. Anong oras po namin kayo pupuntahan dito? Ayo po. Ako naman po kahit anong oras po, abutan nyo ako sa bahay. Apo, ayaw nga po, no. Gano'n lang po pala kayo, extra, no. Gusto ko rin pong makilala yung asawa nyo, no. At gusto ko rin makamusta, baka binubugbog nyo yung asawa nyo. Hindi naman. Hindi naman po, sir. Saan nyo binubugbog? Sa pagmamahal lang. Wow, sarap naman. Ang sarap pakinggan naman, no. Oo nga po, no, bugbogon sa pagmamahal. At gusto ko, tatay, kasama po ang Katekram Family Sponsor, para po maibigay nyo po yung magandang bukas para po kay Kuya Enan, kay Ate Lovely, at syempre kay Kuya Julian. At kaya ako gustong tulungan si Papa nyo. Gusto ko yung pag-aaral nyo, ayusin nyo, ha? Marami pong salamat. Sana po marami pang mga katulad nyo na andan tumulong at magbigay ng pagkakataon sa mga kagaya namin. Marami pong salamat. Maliit na bagay, tatay. So, yan guys. Sana po kapulutan po natin ng aral yung kwento po ni Tatay Emil Pascual. At una sa lahat, magpabayaan po ang ating pamilya. At kung may pagkakataon ibibigay ang ating Diyos, huwag pong sayangin. Sa bukas, guys, babalikan natin si Tatay Emil para po sa panibagong pag-asa po na ibibigay po natin sa kanila. At guys, no, napakasarap sa puso na yung pagpapaabot nyo na pagmamahal sa mga kababayan po natin. Kaya wala pong mapaglagyan sa aking puso. Bahala na lang po ang ating Diyos na magbalik lahat po ng pagmamahal na ipinapaabot nyo sa mga kababayan po natin. At muli guys, pagpalain po tayo ng ating Diyos. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo.